Dakilain ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, buhin ng kanyang ngalan. Lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon at 3 ng September, atin pong gunitain ang dakilang Papa San Gregorio, o tinatawag na San Gregorio Magno. Isa sa apat na dakilang pantas ng tradisyon ng Latinong simbahan. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo na sa loob ng Basilica Minor at pambansang Lambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin sa intensyon natin ngayon ang intensyon para sa mga naapektuhan ng Bagyong Inting at para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, sinasabi ni San Pablo sa sulat sa taga-Corinto na sa pamagitan ng Espiritu Santo ang kaalaman ng kanyang itinuturo sa mga tao. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, nagsimula ng ating Panginoon sa kanyang gawain sa pamagitan ng pagpalayas ng masamang espiritu. Sa buhay natin, kinakailangan nating tingnan ang kapangyarihan ng Diyos at na ito kung paano naugnay sa ating pananalig sa ating Poong Jesus Nazareno. Sa mga sandali na tayo dahil sa ating kahinaan at karupukan ay nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong mga hinirang na tao ay matiyaga mong tinuturuan at maibiging nilingap. Ipagkalog mo sa amin ang espiritu ng karunungan bilang tugon sa pagdalangin
ni dakilang Papa San Gregorio na pinangasiwa mo sa iyong sambayanan upang maging kasihang kailanman ng mga tagapangasiwa ang pagunlad ng kawang banal sa isip, salita at gawa. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakaalam sa naisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman walang nakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinaliliwanag namin mga katotohanang espiritual, mga pananalitang turo ng Espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakauunawa sa kanya. Ganito ang nasasaad sa kasulatan, sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo'y taglay natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha ang pagtingin niya ay mamamalagi. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian. Ang ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Matuwid ang poong dakila sa lahat ng kanyang gawa. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia. 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 Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nagpunta si Jesus sa Kapernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinaguga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazareth? Naaparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao ay inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nanggilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa." Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa Martes tayo ng ika-22 na linggo sa kanilang panahon ng panahong taon ng ating pagdiriwang. At ngayon, Atres ng September, ay ating ginugunita si San Gregorio Magno o ang dakilang Papang San Gregorio. Siya ay isang Dominikano at siya ang gumawa ng iba't ibang mga pagbabago sa simbahan. Kaya mayroon tayong tinatawag na Gregorian chant, ang paraan sa pagkanta sa liturhiya at iba't iba pang mga reforma sa simbahan, at marami ang kanyang itinuturo tungkol sa simbahan na siyang magdala ng moralidad para sa sambayanan. Ang kanya pong mga pagtuturo ay maiugnay sa kapangyarihan ng magisterium o inang simbahan na nagtuturo. At ang pagtuturo ng inang simbahan ay ginawa ng ating Panginoon sa pamagitan ng pagpapahayag ng kapangyarihan. At ito ay kapangyarihan ng Diyos. Gaya ng ating napakinggan sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 4, versos 31 hanggang 37, ng unang himala na ginawa ng ating Panginoon ay ang pagpapahayag ng kanyang kapangyarihan sa pagtuturo at pagpalayas ng masamang espiritu. Ang salitang kapangyarihan ng Diyos sa salitang Hebreo
ito ay tinatawag nilang Puho sel Elohim, ang kapangyarihan ng Diyos. Na sa koinoko nagrigo naman sapagkat ang ating mga pagbasa ngayon mula sa unang pagbasa hanggang sa at ang sa Ebanghelyo ay sa koinoko nagrigo, ito ay tinatawag na dynami to theo, na sa sali naman sa salitang Latin, potensya Dei, na kalimitan ay sinusulat na divina potensya. Kuminsan, ang kapangyarihan ng Diyos ay tinatawag rin sa salitang Hebreo na El Shaddai, ang Diyos na makapangyarihan. Sa buong Biblia, ito po ay ating makikita ang tungkol sa Diyos at ang kanyang kapangyarihan ng 1,317 times sa Biblia. Kaya ito ay isang mahalaga na bahagi sa ating pagtuturo, sa ating simbahan, ang tungkol sa Diyos at ng kanyang kapangyarihan. Napahayag sa ating unang pagbasa, sa unang sulat ni San Pablo, sa Taga-Corinto, Kapitulo 2, Beso 10 hanggang 16, na ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang turo sa atin ay sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na tinatawag sa mga Hebreo na Ruach Elohim, Espiritu ng Diyos, ay nasulat dito na pneumatotheo, na kung saan ang Espiritu ng Diyos ay siyang tunay na gabay. Ang mga bagay-bagay na espiritual hindi po matatanggap ng kahit sinong marunong na tao kapag wala yung Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo ay siyang tunay na nagturo sa atin sa tunay na daan ng ating Panginoon. At itong daan ng ating Panginoong Hesus Nazareno, taglay po natin ang kanyang diwa o kanyang Espiritu, kaya atin pong makilala ang Diyos at ang kalaliman ng mga misteryo ng Diyos. Iyon ang tinuturo din ng mga kantas gaya ni San Gregorio. Kaya tama yung sinasabi sa ating Salmo 144, versikulo 7, na ang Panginoong Diyos ay dakila at ang kanyang gawa ay makapangyarihan. Kaya kapag tingnan po natin ano ang unang kapangyarihan ng Diyos. Ang unang kapangyarihan ng Diyos ay ang pagpakilala na siya ang Diyos at wala nang iba. Pero may mga masamang espiritu na siyang sumasanib at nagkokontrol sa mga iilan sa tao. Kaya dito natin tingnan ang ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 4, Verso 31 hanggang 37, na kung saan ang ating Panginoon, matapos nung ipinapahayag niya doon sa Nazaret ang kanyang misyon sa pagpapahayag ng mabuting balita sa mga dukha, siya'y pumunta sa Capernaum, Galilea. Mula sa Nazaret na isang mahirap na lugar, nagpunta sa pinakamayaman, pinakapopular, at pinakamatanyag na lugar na Capernaum. Ang Capernaum ay isang lungsod ng Roman Empire na malaki ang negosyo at napakaraming mga magagara na bahay at maraming mga mayayaman. At bakit doon ginawa ng ating Panginoon ang pagpalayas ng demonyo? Sapagkat kinukonekta ng ating Panginoon na kung minsan ang pera, ang kayamanan ay magiging sanhi o magiging hadlang sa ating ugnayan sa Diyos. At dito kung minsan sumasanib ang masamang espiritu o ang demonyo. Kaya kung minsan tinatawag na ang pera ay naging ugat ng lahat ng mga kasamaan. Kung hindi ito gagamitin para sa pagpahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang ating Panginoon
kagad lumapit siya sa isang tao na inalihan ng demonyo na nagsabi na, anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Narito ka ba upang puksain kami? Alam kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos. Ang mga demonyo, nakakilala rin sa Panginoong Jesus at kumikilala rin sa Kanya. May mga taong hindi kumikilala sa ating Panginoong Jesus, mas masahol pa sila kaysa demonyo. At dahil dito kapag katingnan po natin na hindi yung lahat ng nakakaalam at kumikilala sa ating Panginoong Jesus ay mabuti. Maari din ang mga masasama na ay kumikilala sa ating Panginoon. Pero anong ginagawa ng Panginoong Jesus? Kanya pong pinalayas ang Espiritu at sabi niya, tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan. Ang pagpapalayas ng masamang Espiritu ay ang pagsimula ng pagtuturo ng ating Panginoon na siya napuspos ng Espiritu Santo dahil siya'y nalikha sa pamagitan ng Kapanginoong Espiritu Santo, sa pamagitan ng Mahal na Birhen Maria. Siya ang nagpahayag kung paano mamuhay na matuwid. At ang mamuhay na matuwid ay una sa lahat, ating pairalin ang gabay ng Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Huwag ang mga masamang hilig. Pangalawa, na ang Espiritu Santo ay kumikilos ngayon sa ating simbahan sa tinatawag na magisterium. Mula po sa salitang Latin na magister, guro. Ito yung nagtuturo na simbahan na ang lahat ng ating dapat unawain sa Biblia, sa mga doktrina o dogma ng simbahan ay sa pamagitan ng magisterium, hindi sa ating sarili ng mga pag-iisip, pag-unawa o dili kaya kaalaman. Pangatlo, na ang lahat ng ating gawain o lahat ng ating gustong gawin ay dapat ayon sa plano ng Diyos at ayon sa pagtuturo ng ating simbahang Katolika. Sapagkat kuminsan ginagamit ang ating mga doktrina, mga simbolo o mga imahin sa kakaiba na mga paraan ng ibang tao. At dahil dito, napalayo tayo sa tunay na esensya ng pagpapahayag ng ating buhay pananalig sa Diyos ayon sa pagtuturo ng simbahan at upang tayo ay tumatalima sa kalooban ng Diyos. Ang mahalaga, manalig tayo sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, manalig ka sa Diyos. Manalig tayo sa Diyos sapagkat sinasabi ni San Agustin na nanalig siya sa Diyos at dahil sa kanyang pananampalataya, nakikilala niya ang Diyos at sa pagkilala sa Kanya, lalo niyang mapaglingkuran ang Diyos. Si San Gregorio Magno din ay nagtuturo tungkol sa Diyos na siyang dapat maging sentro ng ating gawain. Kaya ang mga liturhiya, lalo na ang mga awitin sa pagdalangin, ay idaan sa mga paraan na nagpapahayag sa diwa ng Diyos. Naway, ang Espiritu ng Diyos ay siyang maging gabay natin. Naway, ang Panginoon ay siyang maging sentro ng ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo sa atin ng mga wikang may walang hanggang kapangyarihan at mga gawang mapaghimalang nakapagpapagaling sa pamagitan niya. Manalangin tayo ng may pananalig.
iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at tuligsain ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mundo, naway itaguyod ang kabutihan sa kani-kanilang gobyerno at maging masidhi sila sa pagpuksa ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating pananalangin upang hindi manaig ang mga masamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway mapalaya sa kanilang mga paghihirap. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa pagsikat ng liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, nagpupunyi kami ng nag-uumapaw mong pag-ibig sa amin. Itatag mo nawa ang iyong kapangyarihan sa amin at maging lagi ka naming kasama sa landas ng buhay. Lingnan ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipon muna ang lahat. Namula sa'yo, ngunit hangin sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat so. Tumayo na po ang lahat. Mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumikha, ang aming paghahain sa iyo nawaing paunlakan upang sa pagunita kay Papa San Gregorio, kami ay makapakinabang sa paghahain ito na ibinigay mo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng buong mundo sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanitunay, marapat na kay aming pasalamatan sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si Papa San Gregorio ay pinarangalan sa buhay niyang totoong oliran at pagiging maasahan sa panungkulan kay Jesucristo na masahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga olirang tagapangasiwa noon na nagpapatuloy magpahanga ngayon sa mga panalangin ka nang iniukol kaisa ng samayon dito'y nagtitipon. Kay kaisa namang helisisiawit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubingi sa karakilang. Santo, 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 Panginoon Diyos na maukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sumitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gaya naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naaray namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na imlay na may pag-asang sila muling mabuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawani-dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz, ni Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tugubilin na magaling na utos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalooban sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pare ulay minister ng katawan ng Kristo at subogan sa bibig bago umalis sa panampare ulay minister, sumunod po tayo. Saan ako tutungo? Saan pa maghanap? Hanggang sa dulo ng dagat, walang makikitang tulad mo. Ibutin man ang mundong ito, sikapin makamtan ng pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan paman, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging higaya, munti kong alay, paborit pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon. Tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Ang lahat po ay niyayayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating September 5, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwis kampong lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong malugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsasalo-salo sa mubuhay na pagkaing si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa pagunita namin kay Papa San Gregorio, kami matuto ng maaasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito. Sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform at ang kusposting sa iba't ibang paraan na ang inyong panalangin ay dinggay ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat. Nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Karunungan at kapangyarihan ng Diyos ay siyang ginagawa ng Espiritu Santo sa atin na siyang ating gabay at paraklito. Naway, hayaan natin ang Espiritu Santo na siyang gagabay sa atin upang tayo manalig sa Diyos ng tunay at magmahal sa Diyos at sa kapwa-tao. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga ibagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inaagwas ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kiningan kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na Manila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa mga itanong benisyon ito, naway maalala ang pangako sa binyag
na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kagtasan. Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minunuan natin ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal panahamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunwalhati panahamin.